Kong Lindsay. This is my first time writing a letter to a radio program. Pangga, I do hope na mabasa po ninyo ito. Laking gulat ko nung mabasa ninyo yung kwento na related sa sulat kong ito. Pero please lang, please hide my identity. Para na rin po sa kapakanan ko at ng mapapangasawa ko. Salamat po in advance. Hindi ko akalaing dito ko pa maririnig ang huling sulat mo sa akin. Sa bagay, pareho na kasi tayong busy sa mga buhay natin. Ilang linggo na lang, tatawid na ako sa liwanag. Sa araw na yun ulit kita makikita pagkatapos ng ilang taon. Wala akong intensyon na guluhin kung ano man ang meron tayo sa ngayon. Nais ko lang din ibahagi kung ano ang saloobin ko. Hayaan mong sagutin ko ang sulat mo sa tulong na rin ni Lindsay. Ito na rin siguro ang una't huli kong sulat sa'yo. Aaminin ko sa'yo na alam ko ang mga sulat mo sa akin. Hindi ko lang sinabi sa'yo pero nababasa ko lahat yon. Kung gaano ka nasasaktan sa tuwing may iba kong kasama. Kung gaano ka kasaya sa tuwing may gala tayo. Lalo na kung kasama natin ang barkada. Madalas, barkada mo ang kasama natin. Na hindi nagtagal, naging barkada ko rin. Alam ko rin na nagalit ka sa akin nung sinabi ko sa yung crush ko ang isang kaklase mo. At nais kong magpatulong na manligaw. Wala nga akong pakialam pa nun. At hinayaan mo akong ligawan yung kaklase mo. Nabasted nga lang ako. Mga pangga, ako nga pala si Kits. 25 years old. Ito ang sagot ko sa liham ni Nate. Simple lang ang kinagisnan kong pamilya. Sa munisipyo ng lugar namin nagtatrabaho ang papa ko.
Sa bahay lang si Mama. Dalawa lang kaming magkapatid. At ako ang panganay. Mataas ang pangarap sa akin ng mga magulang ko. Nais nilang magkaroon ako ng magandang buhay sa oras na makatapos ako ng pag-aaral. Habang lumalaki, wala naman akong napapansin na kakaiba sa akin. Sa katunayan, nagkaroon ako ng dalawang girlfriend nung high school. Alam yun ni Nate? Kasi doon kami unang nagkakilala. Si Nate. Hindi ko alam kung anong meron siya, pero iba ang dating niya para sa akin. Siya yung tipo ng tao na magaan kasama. Maasahan tuwing may problema at laging nandyan para sa'yo. Tahimik lang siyang tao. At simple lang si Nate Pangga. Lagi yang nakikinig sa'yo. Minsan nga, iniisip ko, kung naging babae siguro siya, ang sarap niyang mahalin. Hindi ko alam Pangga, pero unti-unti akong nahulog sa kanya. Pero alam ko naman na mali eh. Maling-mali. Hindi pwedeng mahulog ang loob ko sa kaibigan ko. Kaibigan kong lalaki. Kasi lalaki din ako. Hindi ko na lang pinansin itong nararamdaman ko, Pangga. Hanggang sa isang araw, hinding-hindi ko makakalimutan yung tulang ginawa niya para sa akin. Ang pinakatumatak sa akin ay ang mga linyang patawad, mahal kita. Patawad, alam ko na ito'y kasalanan. Ito'y hindi matatanggap nino man. Pero patawad, mahal kasi kita. Pare, mahal mo na pala ako. Ko sinabi sa'yo na nabasa ko ang tulang yan na ginawa mo para sa akin. Baka kasi magalit ka. Pero dahil doon, nagka-idea ako na may gusto ka sa akin. Ang pamagat kasi nito ay ang pangalan ko. Nate, simula nung nakilala kita,
Iba na ang turing ko sa'yo. Higit na sa kaibigan ang tingin ko sa'yo. Ibang-iba ka kasi sa mga nakilala ko. Everyone sees you as a strong person. Kaya siguro naging special ka sa akin. Kaya siguro nahulog ang loob ko sa'yo. Kasi gusto rin kitang protektahan. Nakikita ko kung paano ka i-take for granted ng mga tao sa paligid mo. Naiinis ako sa'yo kasi hinahayaan mo silang saktan ka. Ang isang tulad mo, Nate, ay dapat na minamahal ng wagas. Nung araw na hinalikan kita, aaminin ko, nabigla lang ako noon. Pero hindi ko itatanggi na mahal na nga kita. Hindi ko nga maintindihan yung sarili ko eh. Tinamaan na rin yata ni Cupido yung puso ko. Sabi nga ni F. Scott Fitzgerald, "There are all kinds of love in this world, but never the same love twice." Iba yung pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo. Wala na akong pakialam ng mga oras na yun. Minahal na kita, Nate. Ikaw na rin yung naging mundo ko. Walang relasyong perfect. Kahit sa atin, away dito, selos doon. Pero at the end of the day, alam kong mahal natin ang isa't isa. Naging masaya naman tayo, Nate, di ba? Mahirap nga lang ipakita yun. Alam ko kasing takot ka. Natatakot rin ako. Maraming mata na nakatingin sa ating dalawa. Hindi natin maipakita kung sino tayo. Mahirap yung ganitong sitwasyon. Pero hindi ako nagsisi. Dahil lang sarap sa pakiramdam mahalin ng isang tulad mo. Yung tawa mo na parang musika sa tenga. Wala kasing tunog ang tawa mo. Pero pag sobrang tawa mo na, ayun ang sarap pakinggan. Sayang, Nate. Bakit kasi nasa maling panahon tayo? Alam ko na may isang paliwanag pa akong dapat ibigay sa'yo. Hindi ko sinagot noon kung ano bang naramdaman ko nung hinalikan ko yung kaibigan kong babae. I'm sorry, Nate, for not giving you an explanation. I'm sorry, Nate.
Natatakot kasi akong maging dahilan kung bakit ka nasasaktan. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Sorry for letting you heal yourself. Sorry for leaving you with all your whys and assume that it's better this way. Oh, Nate. Iba yung naramdaman ko sa oras na dumampi yung labi niya sa akin. Naisip ko na ang sarap siguro nang walang manghuhusga sa'yo. Yung libre kang nakakagalaw at naipapakita sa taong mahal mo ang affections mo. Oo na, selfish ako, diba? Selfish ako para maramdaman yun. Pero yun yung tama, Nate. Pareho tayong nahuhulog sa isang sitwasyon kung saan laging andyan ang tanong na what if? Alam mo, sa totoo lang, labis din ako nasaktan nung pinili nating pakawalan ng isa't isa. Wala na akong nasabi nun sa'yo dahil hindi rin kita pipigilang tapusin kung ano man ang meron tayong dalawa. Patawad kung naging duwag ako. Kung natakot ako. Pero tanong ko lang, Nate. Handa ka bang ipaglaban ako? Kasi after all these years, paano kung pinaglaban pala kita? Nate, you were worth my pain. You were worth all my tears. Kasi Nate, ang totoo niyan, minahal din kita ng sobra. Salamat sa lahat ng pagmamahal na binigay mo. Salamat sa lahat ng panahon at oras na nakasama kita. Kung sino man yung taong mamahalin mo, alam kong maswerte siya dahil isa kang mabuting tao. Pero Nate, hanggang dito na lang tayong dalawa. Ikakasal na ako at mahal na mahal ko siya. Nakikita ko ang sarili ko na magiging isang mabuting ama sa mga magiging anak namin. At mabuting asawa sa kanya. Alam kong tama ang
naging desisyon natin. Napakawala ng isa't isa. Pero sana, kahit hanggang dito na lang ang kwento natin. Gusto ko malaman mo na hindi ako nagsisisi na dumating ka sa buhay ko. God is not done with you yet, Nate. He is writing the best love story for you. Nate, hangad ko ang kasiyahan mo. Salamat sa pagdaan mo sa buhay ko. Pare, mahal din kita. Pero ngayon, bilang kaibigan na lang. On my wedding day. Ako si Kits. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Uy, baby ko, gusto ko batiin muna yung tatlong Maria na nasa labas. Oo, hello sa inyo dyan, ha? Miya-miya tayo magkwentuhan na mga teha. Miya-miya ha. May lakad pa kayo after? Wala naman. Hindi dapat umalis na kayo. Charot. Ay, joke lang ha. Ano kaya mga pangalan nito mga to? Kuya Jimmy, pahingi naman ang pangalan nila. Para naman meron ako mabanggit ng magagandang babae dito. Naks naman. Mga kamukha ko yung mga yan eh. Yeah. Kapalabok ako. Ay, nako. Uy, baby ko, syempre ni Mian, sa lahat pa ng mga kaka-tune in pa lang. Ano ko ba naman? Ba't ganun ka lang nag-tune in? Ay, nako, hindi mo tuloy ano. Nako, hindi mo tuloy narinig yung ano, love story ni Nate at saka ni Kits. Pangga, ito pa rin po ang lihim ng liham. Lihim, lihim ng liham. Okay. Nako, baby ko. Kasi baka po hindi ninyo alam ha. Tulad nga ng sinabi ko kanina. Opo, tulad ng sinabi ko kanina bago pa magsimula yung programa natin. Pangalawang beses na to nangyari na may sumula tapos yung lalaki o babaeng laman ng sulat na yon, yung ex, sumulat din dito po sa ating programa. Diba? So, pangalawang beses na to. Nung una, kalimutan ko na yung pangalan eh. Pero nasa ibang bansa yung kapartner niya. Naghiwalay din sila. Pero sumulat ulit yung partner. So, nagkaintindihan. Ganyan, nagkasagutan silang dalawa. Okay, yun naman. Si Nate. Naunang sumulat si Nate. At si Kits ngayon naman po ang sumagot, Pangga. Ang ganda niyan, di ba? Kasi we get to hear both sides. Hindi lang yung isang side. Kasi minsan, di ba, nagtataka tayo o marami tayong tanong sa sarili natin, sa isip natin. Eh, paano naman ganyan? Baka naman mamaya ganito. Yung mga ganyan. Di ba? Pero at least ngayon, sumagot si Kits. At kinonfirm niya nga. Confirmed, Pangga. Confirmed. Kaya na, tatawid na daw siya. Ang tamang ano, yung term na ginamit niya, tatawid na daw siya sa liwanag. Ito naman si Kits, kala mo naman mamatay na. Ay, huwag naman ganyan ko talaga eh. Basta yung mag-aasawa na po si Kits ha, at iiwan niya na po ng tuluyan si Nate. Kahit masakit man, di ba? Masakit yun sa feeling natin. Kahit tayo nga mga nakinig lang at tayo lang naka, alam mo yun, naka-nose lang, hindi naka-experience ng ganyang sitwasyon. Nasaktan, what if sa atin pa kaya mangyari yan, di ba? Ay, nako. Baby ko, ano ang bang masasabi mo sa mga ganyang keme sa buhay, mga ganyang storya, Pangga? I-share mo na yan sa akin. 0977-7178-186. Once again, Pangga, 0977-7178-186. Okay, Pangga. Uy, basa tayo ng mga comments. Sa may mga nag-comment po dito at karamihan po sa kanila. Eh, talaga naman daw pong iyak ng iyak after nung story na.
sabi dito, Fanga, ha? Grabe, DJ Lindsay, damang-dama ko ang sakit ng kaibigan ni letter sender. Been there. Parang di ko kayang pumunta sa wedding nila kung ako yung Nate, di ba? Pati na lang po sa amin dito sa Zabote, Makati, na naka-tune in si Cherry Cole po ito. God bless and more power. Thank you so much, girl. Yahoo! Sabi naman dito, maraming klase ng pag-ibig at pagmamahal. Pero sa sitwasyon ninyo, makikita agad sa biglang tingin ang pagkakamali kasi nga parehas kayong lalaki. Ganun pa man, hindi patanggap sa bansa natin ang ganyang uri ng relasyon. Mas mabuti sigurong magpa-counseling ka muna regarding sa katayuan mo sa sarili mo kung ano ka ba talaga. Pero kung sa tingin mong ikakaligaya mo, well, palayain mo na lang ang sarili mo. Yan po ang sabi ng texter natin na lumilingon sa pangalang Eddie Soriliano ng Quezon City. Thank you so much. I energy you. Ang sabi naman po ni Red Gemini, hindi lahat ng bagay na ginusto mo ay magiging sayo. Walang permanenteng bagay dito sa mundo. Lahat pwedeng magbago, lalo na sa laban ng pag-ibig. Mas swerte pa din at sa huli, pinili mong yakapin ang nakaraan mo para sa panibagong yugto ng buhay mo bilang isang lalaki na nagmamahal sa babae. Masakit pero masaya dahil binigyan mo ng tuldok ang lihim na pag-ibig ninyong dalawa. Oh! Ganyan, ako naman yung naiiyak. Maging masaya ka na lang, o, diba? Maging masaya na lang kayo sa decision ninyong ginawa. Oh! Yahoo! Ang sakit. Sakit-sakit eh, diba? Sakit-sakit ang mga ganyang keme, mga ganyang mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan nating mag-let go pang of someone na mahal na mahal po natin. Parang may regrets ka, parang may mga bagay na you hold back ka, pero kung ano yung tama kasi, yun talaga ang madalas ginagawa ng mga tao, diba? Ay, nako. Good PM, Lindsay. Isa ako sa mga nag-comment sa kanila. Tama ako. Ginawa ang lalaki para sa babae. Tama ang pinili nilang tahakin sa buhay. Ang masasabi ko lang, congrats sa'yo, pati sa magiging asawa mo. Ikalat mo ang apelyedo mo. Yun lang ang masasabi ko. Libra girl po ito ng Bulacan. Thank you so much, Pangga. Ikaw, ano pong masasabi mo sa kwento ni Nate at saka ni Kits? Uy, thank you so much dito kay Nate at saka kay Kits kasi pinagkatiwala nila sa lihim ng liham yung pong kanilang love story. Yun talaga, doon talaga ako na-touch. Di ba ikaw? Ikaw na palaging nagko-comment, Pangga, ikaw. Ikaw na, ayan ay, ikaw talaga. Di ba? Nakaka-touch kasi isa ka sa palaging nagko-comment at palagi mo naririnig yung mga kwento natin. Di ba? Parang parte ka na rin talaga ng pamilya natin at ipinagkatiwala sa atin, Pangga. Yung pong problema nila, yung pong lihim nila na inilakip sa liham. Yung mga lihim ng liham. Ay, di ba? Kaya ayan, Pangga, mamaya magbabasa pa po ako ng comments dito po sa ating programa. Din po sa story natin. Story ni Nate at saka ni Kits, Pangga. In the meantime, Pangga, check tayo ng bongga-bongga. 3:03 on the clock. At ang oras niyan, Pangga, syempre naman, hatid po sa atin ng Robust Energy Capsule. Time out muna sa stress at pagod. Tuto ko lang, Pangga, ha? Dahil tayo pa rin. Hi, babe! Kumusta ka naman? Baby ko, syempre naman, tayo pa rin pong number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. At baby, pati natin sa mga oras na ito kasi kanina pa sila nakatambay dito and ang mabait nila. Feeling ko mababait ang mga batang to. Sing bait ko. Bakit? Si Christelle, Mikael, si Angelica Elona, tsaka si Chelsea Eresema. Hello sa inyo dyan, ha? Oo, from Universidad de Manila. At tsaka si MJ Sumido, nandito siya kanina. Pinapabati niya rin yung Team Black Eye na may kulite. So, seryoso ba? Team Black Eye na may kulite? Di ba may Team Eye Bugs? O, di ba? Kung ano-ano na naiimbento ninyo dyan, ha? Sige, mamaya natin haharapin ang tatlong dalagang are. Si Christelle, Angelica, tsaka si Chelsea. Okay? Oo. Iba pala yung University of Manila sa Universidad de Manila. O, ngayon ko lang nalaman. Kala ko dahil Tinagalog lang yung isa, pareho lang. Ang shumangers to support na yun. Sorry na. Baby ko, ito pa rin po ang programa ko. Programa mo, programa nating lahat. Pangga, ito pa rin po ang lihim ng liham. At syempre naman, magsasama-sama tayo hanggang alas 4 po ng nagmamagandang afternoon. That gives me
Well, to be exact, 30 more minutes pangga para makasama ka, makapiling ka at mahalin ka ng bonggam-bongga. Ay, naku, ano na nga bang masasabi natin dito po sa problema nito pang si Nate at saka ni Kits? Actually, it's not a problem pangga. Nagkwento lang talaga siya ng kung ano bang gusto niya mangyari sa buhay si Kits. Kasi nauna na magkwento si Nate at narinig daw ni Kits yung pong kanyang sulat, yung sulat ni Nate dito po sa Lihim ng Liham. Kaya naman, sumagot siya, sumulat din siya pangga dito po sa ating programa. Para ibigay naman po yung side niya. Para marinig naman po natin yung side niya. Okay. Nakakakilig yung mga ganyan. At nakakatuwa sa part ko, syempre, dahil ibig sabihin, ang dami nakikinig sa atin. Ang sabi dito, ha? Ay, Idol DJ. Oo. Nakakakilig naman ang sender mo ngayon. Wow. Ang masasabi ko lang sa sender mo ay addict siya. Tama lang na hindi niya pinagpatuloy ang relasyon niya sa kapwa niya lalaki at sa babae siya pumatol kasi isa rin siyang tanga pag pumatol siya sa kapwa niya lalaki. Walang kaligayahan sa kapwa lalaki. Yun ang tandaan mo. Andrew po ito ng Pasong Tamok, Quezon City. Well, opinion mo yan. O sige, we're all entitled to our opinions naman pangga. But ang gusto ko lang sabihin, irespeto po natin yung kwento nila, ha? Kasi hindi man po natin maintindihan kung bakit sila nagkakaganyan. May mga ibang pangga po tayo nagsasabi na, huh? Ano ba yan? Ba't hindi ko maintindihan? Lalaki ka nga eh. Bakit para kang babae kung gumalaw? Okay, I get you on that. I totally understand, pangga. But the thing is, kailangan natin silang irespeto dahil tao sila. Kapwa natin sila, pangga. Okay, Pilipino sila, tao sila, at nagmamahalan sila, so irespeto nyo po yun. Masasabi ko, tumigil-tigil kayo dyan. Salamat kayo dahil hindi kayo napunta sa mga sitwasyon nila, hindi kayo napunta sa mga katawan nila, okay? Okay, yeah. Pero thank you so much. Pwede pa rin pangga, mag-comment ka. Ang sabi naman itong si, walang pangalan, Good PM Lindsay, ganda talaga ng love story nila. Kaso nga lang, nasa maling katawan sila. Yun na nga ba sinasabi? What if you deserve to be happy? Sana makatagpo na rin si Nate ng para sa kanya. Nandito lang ako. Ha ha ha. Binenta yung sarili. Sige, wala akong pangalan kaya. Hello naman sa'yo. Sabi ito, mahirap talaga pakawala ng isa't isa. Masakit, but both Nate and Kits are mature enough to let go and choose the right thing. And I think it's true love. At best wishes po kay Kits. And hoping for all the happiness to come your way, diba? Si Kimmy po ito. Babati naman po kay Ate Ferlin, Daryl, April, Ate Lillian, Ellie, at Roy. Babati rin po kay Charm kahit nasa meeting ngayon. Salamat po DJ Lindsay. Love, 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 love. Kung hindi makayang alasin ang hinanakit mo at naguguluhan ka sa isip at puso mo, eto lang ang may tutulong ko. Lagi kang makinig sa Energy FM. Relax naman. Magkakaroon ka ng mabilisang solusyon sa mga kalungkutan at problema mo sa buhay. Action lang ang gagawin mo. From Bruce Lee. Okay, hello naman siya dyan. Bruce Lee, akalain mo nakakapag-Tagalog ko pala. Mag-move on na lang silang dalawa at maging masaya. Si Sam po ito. Ingat po kay Miss N. Huwag pabayaan ang sarili. Yahoo! Sabi naman po nitong isa, love sees no gender. Only heart can see what cannot be seen by the eye. I salute you, Kits, for being true to yourself, as what the movie says. Not all soulmates became lovers. Some are best friends that will help each other to the rest of their lives. Oh, come on. Hindi naman talaga yung mahal mo. Minsan hindi mo talaga nagkakatuluyan, di ba? Hindi mo nagiging karelasyon. Pero yung iba, minsan are better off as best friends. O kaya, soulmates. Hindi mo naman kailangan maging jowa ang isang tao para masabing soulmate o perfect sila o perfect partner mo siya, di ba? Minsan, pwede na yung best friend mo lang siya o kaya yung taong nandyan palagi sa tabi mo. O pero ayaw natin ang magulong usapan, ha? Ibang kwento yun, okay? Bati naman po kay Rhea, nasa Commonwealth Batasan. Hello sa iyo dyan. Sino yon? Bigla na wala yung message mo. O hello naman and thank you sa lahat po ng mga nakakaintindi sa kwento ni Nate at saka ni Kits. Sabi yon ni Ate Aday. Hello sa inyo dyan. Mabuhay kayong lahat. And Lindsay, babati naman po ang Pretty Relaxed Team. Mean, Ariane, Helen, Babes, Evernet, Laika. Thank you so much. Maraming salamat din po sa inyo. And thank you rin pangga sa kapartner ko sa pagpapakinis ng aking mukha. Of course! Walang iba kundi ang Top O. Yahoo! Ang Top O pangga ay mabibili sa selected 7-Eleven stores, Watson's, Mercury Drugstores, at South Star Drugstores nationwide. So thank you so much, Top O. Okay, naku, nakakatulong yan sa mga pimples. I-spray nyo yan pag may pimples kayo. Tapos yes, mawawala na yan. Promise ko sa inyo. Ay nako. Maybe ako wala akong masasabi kundi saludo ako sa pagmamahalan nitong dalawang ito. At saludo rin ako sa mga paniniwala nilang dalawa. Pangga, alam nyo kung bakit? Kasi alam mo yon, alam nila sa sarili nila pangga na nagmamahalan sila. Pero mas pinili nilang maging tama ang ginagawa nila. Diba pangga? Yahoo!
Hindi, well, wala naman tayo sa lugar para sabihin na, ako, yan ang tama mong gawin. Ako, mali ang gagawin mo. Ako, naniniwala ako na walang sino man ang pwedeng magsabi sa taong umiibig kung ano ba ang tama at mali para sa kanila. Kasi umiibig ka eh, di ba? Kung merong liligaya pagdating ng panahon, kahit pa magkasabit-sabit siya sa buhay, Pangga, walang iba yan kundi ikaw at ikaw lang. So ikaw lang ang makakapagsabi, Pangga, kung ano ang tama at mali para sa sarili mo. Kasi, Pangga, puso mo yan, okay? Ikaw ang umiibig. Yahoo! At sa lahat pa ng mga nagiging in love ngayon, Pangga, huwag mo hahayaan na may ibang tao magdikta kung ano ang dapat mong maramdaman. Kasi diba, minsan ka lang maka-experience ng love. It's a very magical feeling, Pangga. At hindi lahat ng tao, Pangga, nagiging successful sa pagmamahal sa isang tao o sa taong mahal din nila, Pangga. Hindi lahat ng tao nagmamahal, minamahal din ang taong mahal nila. Tandaan mo yan, Pangga. Yahoo! Kaya kung ngayon nakikinig ka kay Lindsay, nakikinig ka sa Lihim ng Liham, Pangga, kasama mo ba yung mahal mo? Kasama mo ba yung boyfriend mo, yung girlfriend mo? Kung pareho kayo at sabay kayo nakikinig sa Lihim ng Liham, sige, i-holding hands nyo yung isa't isa and be thankful, Pangga. Sabihin mo sa boyfriend mo at saka sa girlfriend mo, kaya boyfriend na girlfriend mo, Pangga, na thank you. Thank you kasi mahal mo ako at nandyan ka. Tandaan mo, Pangga, maraming lalaki at babae sa panahon ngayon ang simpleng kalabit lang, simpleng panginis lang, simpleng pang aasar lang, Pangga. Ganon kabilis, nagkakamali na agad sila, di ba? Pero ikaw, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, ang dami ng dumaan sa buhay ninyong dalawa. Pero paulit-ulit niyang pinipili na mahalin ka, paulit-ulit niyang pinipili na maging faithful sa'yo dahil mahal ka niya, Pangga. So kung ganyan ang partner mo, ipagpasalamat mo yan. Mga sir, mga ma'am, ipagpasalamat natin yan kasi ganyan sila sa atin. Diba? Doesn't matter, mali man ang ginagawa mo, tama man yung ginagawa mo. Para ko lasing, diba? Basta masaya ka! Go, go, go! Fight for your love! Diba? Para sa akin lang naman yun. Para sa akin lang yun. Kasi ako, naniniwala ako, YOLO, you only live once but you die several times a lifetime. Niniwala ako dyan yung sa dami po na nagiging problema natin dito sa buhay, diba? Niniwala na ako, kapag mahal mo ang isang tao, ipaglaban mo yan. Pag mahal mo ang isang tao, sige lang, go lang! Masaktan ka na masaktan, basta nagmamahal ka. Doesn't matter ilang sakit man ang maramdaman mo. Doesn't matter kung ilang beses ka mamatay sa buhay mo, Pangga, basta nagmamahal ka. Kayang-kaya yan. Kakayanin, sir, kakayanin, ma'am. Diba? Uy, maraming salamat po sa pagtutok at pagantabay pa rin kay Lindsay at sa patuloy po na makikinig po sa Lihim ng Liham. Again, ang Lihim ng Liham po ay meron pong replays every madaling araw. Of course, after po ng programa ni Papa Jackson, maririnig niyo po ang Lihim ng Liham. Ay, nako, naniniwala ako, Pangga, sa mga bagay-bagay. At ang sabi pa dito, wait, gandang hapon, kahit na po, hindi ko naintindihan. Maybe katuto ka lang dahil ito, mas kailangan mong paniwalaan yung pag-uusapan ng dalawang to, Pangga. Si Jimbo at si Sheena ay susunod na, Pangga. At don't forget to add me up on my social media accounts, Pangga. At subaybayan mo kung kailan ako ulit magla-live sa Facebook. Diba? Nagugulat lang yung iba. Uy, nag-live si Lindsay, ganyan. Oo, ganyan talaga. Gusto ko nang gugulat ng mga tao kasi I love surprises. Pangga, okay? Lindsay 1067. Lindsay 1067. Pangga, okay? Okay naman tayo dyan. And Pangga, tuto ka lang dahil tayo pa rin po ang number 1. 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo.